Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito po ang ating general love reading for Fire Sign Aries Leo. Sagittarius, take only what resonates. Bale, hindi po ito magre-resonate sa lahat. So kunin niyo lang yung messages na magre-resonate para sa inyo. Of course, if you are a cross watcher, pwede maging ikaw ito at hindi si Fire Sign. So bahala ka nang ilagay ang sarili mo sa sitwasyon dahil pwede magkapalit-palit ang roles depende sa nangyayari sa iyo. So mga hindi pa nakaka-subscribe, please hit the subscribe button, notification bell. Meron nga po pala tayong live tarot reading. Kung gusto mo, check mo na lang yung ating other channel, Madam P Vlogs. Doon po ako nag-live tarot reading, okay? And also, pwede mag-live din po ako sa TikTok. So i-check nyo rin po ako dyan, Unicorn Princess Tarot, Madam P TV. So let's start your reading. This is for Fire Sign Aries, Leo, and Sagittarius. Sana po mag-iwan kayo ng like and comment sa pinaka-video na to. Ma-appreciate ko. Okay, so what's with the Hermit? Okay. So, nakikita natin, pwedeng dumidistansya or lumalayo ka na dito sa person na kakonect mo kasi parang hindi ka na masyadong sigurado sa kanya. Yung iba sa inyo, feeling mo ay niloloko or hindi ka sineseryoso nitong taong to, or pwedeng iniiwasan mo siya kasi nakakawa ka or nakakita ka ng mga red flags, negativity, toxic energy dito sa person na to. And hindi ka na masyadong sigurado sa kanya, so mas gusto mo na lang muna mapag-isa sa ngayon and ang lumayo dito sa person na kakonect mo. Okay? So, sino ba itong person na kakonect mo? For our fire sign. Okay, kunin natin yung energy ng person mo. Okay, your person with over the devil. Yeah, this person pwedeng nagdulot siya ng matinding kalungkutan sa'yo. Pero at the same time, dito sa paglayong ginagawa mo, nalulungkot din siya. And I feel like with the Eight of Cups, this person feels like babalik ka sa kanya. Kahit dyan sa ginagawa mo pag-iwas, confident siya na babalik ka. Because with the Fool, maybe Knight of Pentacles is here. Yung iba sa inyo pwedeng may marriage na involve or a deeper level of commitment. And with the Fool, yeah, you're dealing with someone na hindi masyadong nag-iisip mabuti or ng maayos kasi kung ano makakapagpasaya sa kanya, ginagawa niya lang. And this person pwedeng tinatry kanya manipulahin. Pwedeng you feel like there are times na akala mo nagbago na itong person na to, pero yung pala after ilang days or ilang weeks, ganun lang kadali sa kanya balikan yung mga bagay na ginagawa niya. So this person is very manipulative. Confident siya na hindi ka talaga aalis o lalayo sa kanya. But sa energy mo is like hindi ka na kasi masyadong sigurado eh. Pwedeng na-realize mo na rin yung halaga mo. Or na-realize mo na rin yung ugali nitong taong to. So, what is your emotions towards your person for our fire sign? So, we do have here the Four of Pentacles and the Judgment. Yeah, this is like pagkagising. Pagkagising sa katotohanan, pagkauntog sa katotohanan. And with the Four of Pentacles, nakikita natin na parang mas gusto mo na lang mag-focus sa iyong sariling stability, sa iyong sariling, alam mo yon, yung parang sarili mo na munang iniisip mo ngayon. Pwedeng ang emotions mo sa kanya is, pwedeng wala ka nang pakialam, mas gusto mo na lang lumayo at umiwas at iwan itong person na to. So, ano namang emotions niya para sa'yo? Yung ba sa inyo, you still do love this person, pero parang
Ilang beses ka na kasi naghintay eh, na pwedeng mabago pa siya, pero maybe lagi ka rin nadi-disappoint dito sa actions na ginagawa ng person mo. Emotions ng person mo for you. Okay, emotion niya sa'yo is the King of Pentacles, Stars, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius, Six of Wands. Medyo mataas ang tingin niya sa sarili niya, na parang feeling niya siya yung kailangan mo dito. So with the Chariot, siya pa yung medyo malakas ang loob na pag siya yung nawala or umalis or umiwas, alam niyang gagawa ka ng paraan. Or even if magkaroon ng third party situation, yung iba pwedeng nagkakaroon ng third party situation, and yun yung nagiging dahilan mo kung ba't ka umiiwas or umaalis. Pero para sa person mo, alam niya na parang maybe ano na niya eh, na-testing niya na noon kung gano'n ka katanga, parang gano'n. And alam niya mapapaikot ka lang ulit niya. And kung just in case magkaroon man ng another person involved sa connection, which is a third party situation, alam niya kung paano lulusutan ito sa'yo. So, confident yung person. Pagdating sa emotions kasi honestly, itong person na ito is, wala akong nararamdaman para sa kanya. Maybe may mga obligasyon, pero hindi ganun kalalim yung pagmamahal. Okay, so anong gusto mong mangyari sa inyo ng person na ito? For fire sign, please. Okay, ang gusto mong mangyari is we do have here the Hanged Man. And the Four of Wands. Okay, if you are in a commitment or a relationship, gusto mo nang may pangahawakan ka, maybe kasal para sa iba. Yung iba maybe promises coming from this person. Part of you, iniisip mo pa rin na mababago itong person na ito. Kahit pa lumalayo ka or umiiwas ka or hindi ka na masyado sigurado sa kanya, you feel like mababago pa siya. Okay. And we do have here the High Priestess and the Nine of Wands. Ang gusto mangyari nitong person na ito is matapos itong mga problema pinagdadaanan niya, marami siyang challenges. Ayan, marami siyang, I can see your person being busy or maraming problema ngayon. Gusto niyang iwasan or lumayo muna dito sa mga problemang to. So, yun yung gusto niyang mangyari matapos yung problema. The High Priestess is here. Malakas ang pakiramdam nito person nito. Alam niya kung galit ka, alam niya kung ano. Kaya alam ko niya kung paano kanya susuyuin eh. Alam niya kung paano ang gagawin sa'yo. Okay? Kayang-kaya kanya laruin kasi may kakayahan siya na tingin niya pa lang or maybe chat mo pa lang. Alam niya na kung ano yung gusto mo ipahatid sa kanya or ano yung emotions mo. So alam niya na kung paano ka lalaruin. So what will happen in the near future between the two of you? Okay, we do have here the Two of Cups and the Queen of Pentacles. The Seven of Cups is here. The Emperor. Bottom of the deck is the Chariot. The advice for you actually is to let go, lumayo, umiwas, tapusin. Kasi may mga bagay na oo, maayos, like maybe mga problema, pero paulit-ulit na gagawin. Like pwedeng maayos siya ngayon, maayos yung pinaka-problema ngayon, matatanggap ko ano yung mga nagawa, pero sooner or later, mauulit na naman. And we do have here the Two of Cups and the Queen of Pentacles. Yeah, continuous ang relationship para sa iba, pero a lot of toxicity with the Two of Cups. Nakikita natin kasi na-overpower ka ng person mo eh. Maaring with the Queen of Pentacles, nakukuha ko yung energy mo na medyo uto-uto. So, na-overpower ka niya dun sa part na yon in the near future, paulit-ulit. With the Seven of Cups, I feel like itong person na to is trying to manifest something sa buhay niya in the near future. But with the Emperor, medyo nahihirapan siya. Yeah. So, ayun. Mag-isip-isip ka lang.
Kasi hindi ko nakikita ang ginagamit mo yung isip mo. Mas nakikita natin na ini ang ginagamit mo is yung puso mo or maybe yung iniisip mo yung sitwasyon ninyo. Maybe kung may mga responsibility or whatsoever yun na nasa isip mo. Okay, so thank you for watching. I love you all guys and bye-bye.